obsession or addiction. Naku, ano man daw ang tawag sa kanila, okay lang yan. Deadma ang mga big-time collectors na aming nakilala dahil ang pag-iipon at pangongolekta daw ng kanilang mga paboritong gamit. Sasakyan at mga laruan, kung ano man yan, ang tunay na nagpapasaya sa kanila. Stress reliever na daw nila kung ituring ang ganitong bisyo. Kasi genuine happiness ang bigay daw ng mga ito. Walang basagan ng trip dahil ang collection ko, yaman ko. Bet mo rin ba ito? Classic cars. Signature bags. Action figures. NBA cards. Life-sized mannequins ng idol mo. Kakaibang mga motor. Hindi lang isa kung hindi, sangkatutak. Umpisahan natin dito sa Lemery, Batangas. Dito sa Casa Corazon, matatagpuan ng mga kakaiba at pinakalumang motorsiklo. Ang lahat ng koleksyon na ito, pag-aari ng 85 years old na si Boy Tibayan. Welcome to our vintage rare motorbike collection. At ngayon ay nasa pangangalaga na ng kanilang pamilya. More than 200 bikes na lang nandito. Different na, pero ang pinaka-specialty nga dito, itong BMW. Tapos may mga maliliit na Honda. Meron din mga Japanese bikes. Vintage din. Ang pinakamahirap is restoration. Within a year siguro, mga nakakadalawa, tatlong bikes lang. Kaya through the years, yung iba naman kasi fully restored na, na nakukuha. Yung iba naman, kukunin pa sa internet, kukunin pa yung mga parts. Pero lahat to, yung mga nandito, lahat working and lahat original parts yan. Silipin nga natin. Very unique at talagang nakakalula sa dami. Maniniwala ba kayo na lahat ng ito'y nagkakahalaga ng humigit kumulang lang naman na 200 million pesos? Sa mga vintage at rare motorcycle lovers dyan, magbunyi dahil bukas na rin ito for public viewing. Tiyak ma-e-enjoy mo at haharurot ang iyong mga mata sa koleksyon na ito. Maliban sa motorsiklo, meron din silang vintage at limited edition na mga kotse at iba't ibang klaseng bike at scooter. Nung dati, ayaw talaga niya papasukin ng gusto lang niya family and friends. Kaya lang, sayang naman na hindi makikita ng public. Mahal talaga mag-collect. Tsaka kailangan may devotion ka dun sa collection na yon. May drive ka, meron kang focus. At syempre, may pera ka para i-maintain yung na-collect mo. Harurot lang din naman ang pag-uusapan. Halika na't maki-joyride na kayo kay William Andaya ng Malolos, Bulacan na certified Volkswagen fan. Na-influence lang ako ng mga friends ko eh. Actually, Mini Cooper ako before eh. 1998 yun. 1999, yung mga barkada ko dito, Volkswagen ang ano. So, nag-shift ako sa Volkswagen. Mayroon lang naman siyang 30 Volkswagen classic cars at take note, good condition ang lahat ng ito. At pwedeng-pwede pang ipang road trip. 1990s classic piece ang kanyang mga sasakyan. High school pa lang daw si William ay hilig na talaga niyang mangulekta. When I was in high school, nagkukulek ako ng old cameras. Kaya naman nadala niya ito magpahangka ngayon. Bukod sa mga kotse, nahilig din siya sa mga laruan. Basta Volkswagen ang tatak na kutiyak papakyawin niya yan. I lost count na nung collection ko ng toys. Before nabibilang ko pa, nasa 1,000 plus. Again, hindi na eh. Basta kasi bili ko, tago muna, tapos ilagay, ganun na. Mula sa pinakamaliliit na laruang kotse hanggang sa pinakamalalaki, kompleto. Bawat series at design, halos lahat mayroon. Para sa kanya, yaman kung ituring niya ang kanyang koleksyon. Ito ang kanyang mga babies. Actually, mayroong mga nabibili sa ano, sa machine, diba, sa mga mall. Volkswagen din yung nakalagay sa loob. Yung mga ano,
sa editing Volkswagen, kinokolekt ako. Stress reliever itong mga kinokolekt ko. So, pagka medyo ano ko sa trabaho, punta ako dito. So, nababawasan yung stress. Siguro, pag magkukolekta ka, stick ka muna sa isang ano. Bago Volkswagen. Concentrate ka muna sa Volkswagen. Huwag muna masyadong maraming ano para hindi magulo yung collection mo. At least meron kang sinusunda na ano, na collection. Siyempre, kung may koleksyon ng mga sasakyan, meron ding para sa mga sporty at kikay. At dito sa tahanan ng pamilya sa Bandal ng Caloocan, kani-kanya silang koleksyon. Koleksyon ng nanay, ng mga anak, ng tatay, iba-ibang floor ang kanilang koleksyon. Ano ang koleksyon ng nanay? Aalamin natin ngayon. This is the 50-gram jar. Ay, proud ako, lumaki na siya. So, ang face cream mas nakaka-exfoliate kasi kaya yan ng ating neck and face. K-Magic Skin Cream for Face. Sa second floor ng kanilang tahanan, matatagpuan ang luxurious collection ng mommy nila na si Michelle. College pa lang ay mahilig na sa bag si Michelle. Nagsimula sa pagbili ng isang simpleng Lacoste bag, ang hilig niya sa pangungulikta. Naku, pero ngayon... Hindi ko alam kung anong pipiliin ko. Lord, tulungan po ninyo akong mamili. Wala, fantasya ko lang po yun. Hindi siya namimigay. Nangungolekta siya. Sa kanya lahat ito. Si Ma'am ay kolektor ng LV bags. Feeling ko ako ay nasa Japan. Nanonood ako ng eskaparating ibinebenta lahat. Ano? Kailan nagsimula? Actually, ano pa lang din po. Before pa nang kami mag-work ni EJ, pinag-iipunan ko na po yung mga bags ko. Pero hindi pa po siya LV. Pero tinulungan po ako ni EJ na kung paano mag-collect. Sabi niya, wag akong bili lang. Mag-ipon ako sa isang taon. Ipunin ko kung ano yung gusto kong isang bag na magkaroon na, para lang magkaroon ako ng LV. So, yun. Ginawa ko po yun. Parang birthday, anniversary, lahat ng occasion, wow. Isang bag. So, hanggang sa natapos na po na biglang nagulat na rin na po ako na marami na rin. Ay, ang ganda! At di mo kakayanin, pati ang tissue holder, Chanel na rin. May mas bobongga pa ba sa koleksyon ni Michelle? Bakit hindi nyo naman ako samahan sa third floor ng kanilang bahay para silipin ang sariling collections ng kanilang mga chikiting na si Blue, Red, and Gray? Ngayon, pagkatapos ng obsession ng nanay sa mga bag at LV, alamin naman natin kung ano ang koleksyon ng kanyang mga anak. Of course, may sariling floor, yung koleksyon ng mga anak. And guess what? Siyempre mga bata, laruan. Makikita naman sa third floor ang samot-saring mga wrestling toys, Funko Pop at pati arcade machine nandito na rin. Para ka talagang may sariling game floor sa loob ng bahay. Sa dinami-dami ng kanilang laruan, syempre hindi mawawala ang favorite toys nila Blue, Red at Gray. Si Blue, ito ang paborito sa lahat-lahat ng napakaraming laruan. Tanungin natin kung bakit. Ayan. Ito yung favorite piece ng collection ko kasi pirma siya ni Millie Bobby Brown sa Stranger Things, sa show na Stranger Things. Ah, yung show na Stranger Things sa Hollywood. Paliwanag mo kung bakit mas mahalaga yan na hindi tinatanggal sa kahon. Mas mahalaga siya dahil kapag hindi tinatanggal sa kahon kasi... kapag sa collection, tinatanggal niyo po siya sa box, is nawawala yung value. Nawawala ang value pag tinanggal sa kahon. So, huwag tatanggalin sa kahon. Yung laruan, hindi pwedeng laruin. Titignan niyo lang yung laruan. Tama ba? Siyempre, hindi magpapahuli ang tatay na si EJ sa pagpapaandar sa collections. Nandyan ang kanyang mga NBA cards at talagang mapapanganga ka sa life-sized mannequins ng kanyang mga idol na NBA player. So ano naman ang itsura ng koleksyon ng isang talagang nag-iidolo sa isang NBA player na ang pangalan ay LeBron James? Ngayon natin makikita ang paraiso ng lahat ng mga fans ni LeBron. Tcharan! Oh my gosh! Look!
look at all this! O, di ba? Ibang klase. At saan na ba nagsimula ang kahibangan na ito? Kahibangan bang ang matatawag ang nangongolekta ng sangkatutak ng koleksyon ng isang basketball player? Yeah. Nag-start to talaga sa hobby. And hindi ko na-expect na hindi na siya magiging hobby but pagiging parang investment. So, nakakatulong din siya sa amin, especially nung nagkaroon ng pandemic. Pero ang maganda is na-enjoy ko yung hobby na to. Ano ba ang mapapala sa isang koleksyon? At gaano ba ka-importante ito? At anong masasabi mo sa iba pang mga kapwa mo kolektor ng kung ano-ano? Yeah, I think yung pinaka masarap na nangyari doon sa pagko-collect is yung hindi mo mababayaran yung enjoyment and yung joy pag nakahanap ka ng holy grail or parang feeling mo ikaw lang yung merong ganon, yung mga unique na items. Tapos parang in a way parang secured ka. Para naman sa mga child at heart, kakaiba ang hilig ng 30 taong gulang na si Gino Salom ng Laguna. Mga Naruto figures naman ang kanya. Si Naruto kasi may guts. So yung kung papanoorin mo yung istorya niya, nagsimula siya sa wala hanggang sa nagsumikap siya para maabot yung kanyang pangarap. Kaya napili ko si Naruto. Ang pinakapaborito ko dito ay yung si Hashirama Senju, yung unang Hokage sa Naruto. Ang estimated price nito, so naglalaro siguro sa mga 20,000 pataas. At sa sobrang adik na nga niya kay Naruto, naku pati ang entrada ng bahay niya, napuno ng estatwa ng sikat na anime character na ito. Halika, silipin natin isa-isa. Welcome to my own Naruto Street. Nag-start ako ngayong taon, 2022. Ang collection ko ay umabot na sa 32 toys. Luho man para sa iba. Obsession man kung ituring ng mga Marites dyan ang ganitong mga koleksyon. Pero para sa mga kolektor, ito ang bunga ng kanilang paghihirap at pagsisikap sa buhay. Aminin naman natin, sulit ang bawat pagod kung ganito kaing grande ang iyong koleksyon. At dahil malaki ang halaga at pinagkakaingatan, panigurado. Bawat rare item ay may balikding biyaya sa kanila. Makeup tayo ng makeup, makeup ng makeup. Paano tatanggalin ang makeup? Sabi ko, paano tinatanggal ng tao ang makeup nila? Ito ginawa ko kasi araw-araw ako halos naka-makeup sa TV Patrol, di ba? Sa aking mga show. Ang baby oil malagkit. Tapos, ayaw mo mag-shampoo, nalagyan na ng oil yung shampoo, pati unan mo may oil. Ayoko rin yung nasa jar. Kasi, yung jar, pag nilagay mong ganyan sa mukha mo, ganyan mo ulit, nagkaroon na ng makeup yung garapon, right? Kadiri. Ito, very hygienic, and has vitamins, and is also lightening on the skin. It's a tube, and it's called Take It Off. Matatanggal lahat. Pati problema nyo matatanggal. Namumroblema tayo sa maduming balat, ito tanggal lahat. Okay? So, you try it kahit yung mahirap tanggalin na mascara, tanggal lahat yan. Take it off, girl!